Magandang araw sa inyong lahat, sa mga magulang at mga batang nanonood ng Tagalog Storytelling. Ako nga pala si Marie at nagtatrabaho ako dito sa Early On Child and Family Center. Sa video na ito, pakikinggan natin ang librong Ang Pambihirang Sombrero na isinulat at ginuhit ni Jose Miguel Tejido. Oh, mga pamilya, ready na ba kayong makinig? Kasi ready na ako makinig. Ang Pambihirang Sombrero, isinulat at ginuhit ni Jose Miguel Tejido. Mahilig mangolekta ng kakaibang mga gamit si Mia. Isang araw, naghalungkat si Mia sa lumang baul ng kanyang lola. Laking tuwa niya nang makatagpo siya ng sombrero. Kakaiba ang itsura ng sombrerong nahanap ni Mia. Humarap si Mia sa salamin para sukatin ang sombrero. Sinubukan niyang isuot ang sombrero sa iba't ibang mga paraan. Tapos, lumabas si Mia sa kanyang bahay at nagtungo siya sa tindahan sa tapat. Magandang umaga, Manang Sol! Bati ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia. Pero mas maganda kung lagyan natin ng alkansya. Sagot ng tindera. Nagulat si Mia sa handog sa kanya. Ah, salamat po, Manang Sol, sabi ni Mia. Sunod, pinuntahan naman ni Mia ang panaderya. Mang Rico, tawag ni Mia, maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia, pero mas maganda kung palalamutian natin ang kandelabra. Kandelabra? Ah, salamat po, Mang Rico. Nagdaan din si Mia sa klinika. Ah, Doktora Dulce, maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia, mas maganda kung papatungan natin ng mga prutas ang iyong sombrero, sagot ng doktora. Ah, salamat po, Doktora Dulce, sabi ni Mia. At naglakad pa si Mia at nakarating siya sa estasyon ng mga bumbero. Oh, Mang Ador, maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia, pero mas maganda kung lalagyan natin ng aquarium yung sombrero mo. Ah! O sige ho, salamat po, Mang Ador, sabi ni Mia. Pagtawid ni Mia sa kalsada, nakasalubong ni Mia ang pulis. Mia, kakaibang sombrero yan ah, bati ng Mangkalor. Pero mas maganda kung sasabitan pa natin ng hawla. Salamat po, Mangkalor, sabi ni Mia. Umabot si Mia sa hardin ng plaza. Mang Lito, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, mas maganda kung kakabitan pa natin ng mga bulaklak. Wow, sagot ng hardinero. Salamat po, Mang Lito, sabi ni Mia. Ay, pagdating ni Mia sa palaruan, napakarami ng palamuti ang nasa sombrero ni Mia. Mia, itong saranggola na lang yata yung kulang dyan ah, sabi ng kanilang kalaro. Sandali lang, Toto, sigaw ni Mia. Ngunit, natali na ni Toto ang saranggola
at biglang umihip ng napakalakas. Ang hangin! Kumapit si Mia sa kanyang sombrero at natangay siya pa itaas. Nakarating si Mia sa mga ulap. At biglang lumobo ang kanyang sombrero. At naging napakalaking parachute ang kanyang sombrero. Nang tumapat ito sa araw, nakita ng lahat ang napakalaking parachute ni Mia at ang angking ganda ng sombrero. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mga tanong para sa mga bata. Oh, mga bata, mayroon akong dalawang tanong para sa inyo tungkol sa kwento. Ang unang tanong ay, anong bagay sa sombrero ni Mia ang inyong naging paborito at bakit? Pangalawa, kung kayo ay gagawa ng iyong sariling sombrero, anong mga bagay ang iyong ilalagay? Para sa mga magulang, ang positibong benepisyo ng pagbabasa ng mga libro ay, una, naobserbahan ng mga bata kung paano nakakabuo ng mga salita at pangungusap. Pangalawa, naobserbahan din ng mga bata ang salitang isinulat sa upper at lower case, pati na rin ang mga bantas. Pangatlo, narinig din ng mga bata kung paano sabihin ang mga salita. Tangkilikin natin ang wikang Tagalog. At para hindi makalimutan ng mga bata ang ating wika, pati na rin ang ating kultura. Maraming salamat! Hanggang sa susunod! Paalam!